atin pong mapapanood sa video na ito ang exclusive na pagpanayam ni Katon Ying kay dating Bucor chief na si Gerald Bantag, kung saan po ay dinala siya nito sa bahay mismo na tinitirhan ng ating dating Bucor chief. Sundan po natin at panoorin ang pagpapahayag na ginawa dito ni Gerald Bantag, kung saan pinakita niya ang kabuuan ng kanyang tinitirhan. So sundan po natin at panoorin ang video na ito. Tinutuluyan ngayon ni Yusek Gerald Bantag dito sa bahay niya. Hindi ko naman sasabi yung subdivision kasi hindi naman ayala-alabang ito eh. Dito po si Gerald Bantag. Sandali lang, ha? Tinan ko lang itong, ito, pinakialaman ko na itong wardrobe niyo. Hindi, baka kasi isipin ng ibang mga nanonood sa atin, na baka kunwa-kunwarian lang nakatira dito si General Bantag. Ito po, dito, ito po yung mga, nauntog nga ako dito, pagbaba, hindi pwede matangka dito. Kaya dito minsan may mga ano, nanasara. Nasasagi ko, sasabit-sabit na ito. Ipinakita rin sa atin ni General Bantag ang iba pang bahagi ng kanyang tinutuluyan. At ang isang lote na pagtatayuan nila ng kanilang sariling bahay sa kaparehong subdivision. Ah, ito po yung lote. Ito kami nakapagbati yung kotse ng anak ko. Yung LCV ko rin. Tapos yun na, yung hanim na sasakyan ng Bucor na apat na Innova, dalawang Grandia, isang puti, isang... Ito pong mga pinakita mga sasakyan dun sa video, kung ano-anong sasakyan po yun eh. Opo. Mga mamahaling sasakyan, nakaparada po sa along the road. Sa inyo po ba yun? Nakita naman ninyo yung isang mamahaling sasakyan dun. Yung ano, American car yun eh. Doon sa kapitbahay ko, doon sa katapat niyang yun. Wala na yung mga dati kong Innova na galing Bucor. Wala na rin yung dalawa kong Grandia, bago, na sa Bucor na rin. So property ng gobyerno po pala. Yung nakita ninyo dyan, nandyan, sa anak ko, gano'n. So, ewan ko kung yun ang tinutukoy. Wala naman. Meron po ba kayong Land Cruiser? Mayroon po. Opo. Yun na yung pang off-road ko. Opo. Galing din sa classmate ko yun. Opo. Didiretsuhin ko po kayo. Mula po ba nung naging director kayo ng Bucor, gaano ang iniunlad ng buhay niyo? Yumaman ba kayo? Alam mo, marami rin kasing natuwa na nandun ako. Hindi ako magsisinungaling na walang nagbibigay ng support. Mayroon din. Support sa akin, magiging ano ko doon. DG ko doon. Opo. Dahil sa function ng trabaho ko, dahil may mga tao ko. Ngayon, naririnig nila ito. Alam nila sino yung tinutukoy ko. Ano pong tulong yung binigay sa inyo? Pera? Pera. Binigyan kayo ng pera? Oo. Malalaking halaga po ba yun? Over time lumaki. Bilang official ng gobyerno, tingin niyo po ba ay tama yun? Yun ay parang kung baga gamitin mo sa operation mo. Opo. Dahil alam kong wala kang pondo, pwede bigyan kita. Kumbaga, kawawa ka naman. Yung po nagbigay sa inyo na to, DG, sila po kaya nyo sabihin sa akin at sa publiko na wala ito, wala silang transaksyon, wala silang sinalihang bidding sa Bucor, wala po silang illegal activity sa buhay nila, sa droga, halimbawa. Wala po. Kayo po ba handang magpasailalim sa lifestyle check? Kung yun po ay tinakda ng batas at yun po ang hinihingi ng pagkakataon, ko po, pwede po yun. Pagtaong gobyerno naman, talaga subject yan. Ganito po ang sitwasyon ngayon. Ang pronouncement ng PNP ay may duda daw po dun sa pagkamatay ni Villamor. Nararamdaman niyo po ba na kayo na ang tinutumbok na mastermind ng nangyari kay Percy Lapid sa sarili niyo? Oo, tama nga. Tama yung sinasabi mo, Katon Ying, na parang ako na nga. Dahil ang dami, 160. Bakit hindi i-relieve yun ng BJP na sinasabing nandun doon yung middleman? Sabag, hindi siguro namatay yun. Pero
Ano ngayon ang safeguard din na ginagawa niya? Nasaan? Exposed din ninyo yung ano, 159. Baka tumakas din eh. Baka nandun sila. Ba't sila nakaano lang sa akin? Yung mastermind. Sa 160 na yan, baka tumakas na rin. Sa totoo lang yung early ano na yon, early press con na yon. Tama bang mag-press con ka sa totoo lang na hindi pa luto ang lahat? Wala akong option katunyeng kundi sabihin sa kanila, pumalpak sila doon. At maraming nag-suffer. Kung totoong pinatay yung Villamor yan, kasalanan nila yun. Ba't kasi nila i-expose na, oh, ito na yung gunman nyo. Anong gagawin ngayon? Mayroon palang middleman, mayroon pa palang mastermind. Eh di nagklinti-klinti ka na. Pumakas na yung mga yun. Kumbaga, ang sinasabi nyo, kung nagawa ng tama yung proseso ng investigasyon, yung pag-update sa media, hindi press ko na kung sino-sino nagsasalita, tapos na sana itong kaso na to, na-solve sana? Malamang siguro katunying eh. Malamang na-solve kasi hindi na sana namatay yung sinasabi nilang Villamor. Diba? Yun lang naman ang susi dun eh. Namatay na yun. Kung yun talagang totoo. Eh kung fall guy, puro fall guy. Kasi sabi niya, ang dami namang middleman. Middleman? May BJMP pa. Saan ba talaga? Ilan bang dapat mag-middleman dyan? Kung tutuusin, kung ako, halimbawa ang gusto nilang i-pin down dyan, ako daw, ang dami kong utusan, bakit pa doon manggagaling sa loob na kalaban namin, drug lord, saga doon? Kumbaga, it doesn't make sense. Oo. Kasi nga, sino utusan ko, hindi yung maglalaglag sa akin. Alam kong ganun ang mangyayari. Kung utusan kita, hindi naman kita kakampi, kalaban nyo nga ako. Ang dami kong kubol na siniro doon. Wala nang kubol doon eh. Oso, utusan ko ba kayo? Na alam kong galit kayo sa akin? Sa tingin niyo po ba, itong current situation niyo ngayon, tungkol sa Percy Lapid case, ito na ba ang pinakamahirap? Alam mo ka, Tony, hindi ito mahirap kung walang involved sana ditong mga sindikato. Pero kapag yan hinaluan ng sindikato na at yan ay nabili na rin ang mga otoridad, doon na humihirap. Kasi lahat ay ano, narcopolitics, may mga tinawag din doon. Ang dami, ang hirap kasi magkwento ng baka sabihin nila, ba't mo kami dinadamay? Opo. Pero alam naman natin na may nasusuhulan na si ganyan, nasusuhulan sa ganyan, ganyan. Daming pwedeng suhulan eh. Pinabangga ko kasi dyan mga sindikato. Narcopolitics din po na sinasabi ng Pangulong Digong noon. Nakita naman ninyo ang reaksyon nung inaayos namin ang Bucor. Lahat nakakalaban namin. Ayoko na lang magbanggit kasi hindi ko naman tinuturing kasi silang kalaban, kundi nasagasaan in a way na pagpapatupad namin ng security ng NBP, na bangga namin sila. Yung mga drug lords, na sabi nila, pinatay namin, pinatakas, eh namatay naman sa COVID. Mga senador, nagre-react. Ano bang, ano, sabi ko nga, yung siguro pati si Satanas, nasagasaan namin eh. Ganon katindi ang naging function namin dyan sa Bucor. Sa takbo nga ng pangyayari po, DJ, ano? Nararamdaman nyo ba na para kayong ulila ngayon? Na? Ayaw naman. Totoo yun. Although, ang langgam nga, kumakagat kahit maliit eh. Maapakan mo yan, kumakagat. Ganun pa rin naman yung spirit namin, lumalaban. Pero hindi nakatulad noon na mayroon kami talagang Presidente Digong na talagang doon kami rin humuhugot ng tapang din. Magkakaroon po kayo ng tsansa na makausap ang presidente. Ano po ang gusto niyong sabihin sa kanya? Di ba niya alam na si General Katapang membro ng RAM yan? Nagpatalsik din sa tatay niya noon. Di ba niya alam na si Katapang ay nilagay niya yung mga questionable doon ngayon? Kailangan maging watchful ka, Mr. President, Pangulong BBM po, dahil baka yan magiging downfall mo.
Kasi sana tatanungin ko ako, tatanungin ko to. Nakikita niyo ba yung eksena na to na kayo ang nagkukulong, baka dumating ang pagkakataong kayo naman na ipinapasok sa selda? Oo, Tol. Meron din pangyayaring naiisip ko yan. Kasi nga, pag nandun ako, hindi muna ako makikita sigurado doon. Natadarin ako ng kino doon. Ipapahintulot ko bang makulong ako? Patayin na lang ninyo ako. Kasi alam kong mangyayari sa akin doon. Hindi naman ako si Senator, mga senador, mga nakulong na mga victim na sabihing proteksyonan yan. Akong sasabihin nila, akong target nila. Magpapatayan na lang kami ng gobyernong ito. Wala eh. Sinong aasahan ko kung ginawa na nila sa akin yun? Mayroon pa ba? Wala na eh. Nakikita niyo ang sarili niyo bilang isang sacrificial lamb? Ito, sabihin ko na lang din itong dilema, ano? Dilema, hinostage, patay ang tatlo. Hindi ba tatlo yan? Ba't mo hindi i-relieve din ng chief of police? Ay, chief PNP. Tatlong buhay yon, isa kay Percy Lapid. Bakit? Ano bang, ano buhay ba ang pinag-uusapan dito? O yung interest nilang, ewan ko kung anong interest. Anong nakakabase yon? Tatlong buhay ng Muslim yan, ha? Senator Robin Padilla. Ang sinasabi doon, ay nagwala yung mga yon, binababoy ang pagkain nila. Eh bakit? Diba? Tapos ng hostage, eh hostage si Dilima, wala nang tatakbon yung mga yun, tatlong yun. Papatayin ka talaga yan. Ng hostage ka eh. O hindi. Ang daming mga issue rin naman yata na natabunan dahil dito. Kumbaga, kung tama intindi ko sa inyo, kung susundin yung paraan ng pag-relieve sa inyo o pag-suspend sa inyo dahil sa isang incident, wala sa ayos. Wala sa ayos. Wala at sa ayos. Kung yun ang gagawing pattern, dapat sibak din si PNP Chief? Dapat. Kasi, bakit? Sinibak niya. Hindi siguro dapat siyang masibak. Pero basing on my experience sa naging situation ko, dapat sibak din siya. Ano po gusto niyo sabihin sa publiko? Dahil binabantayan ng publiko yung kasong ito, at alam niyo naman ang publiko, kung ano lang yung sabihin sa kanila, lalo lang ng otoridad, yun lang ang paniniwalaan. Ano po ang gusto niyo sabihin sa taong bayan? Siguro, ang masasabi ko sa taong bayan, mapagmatsyag. Kasi kung hindi na tayo magtiwala sa hustisya, saan pa tayo magtitiwala? Pag nalaman ng taong bayan na dumami ang drugs, yun na ang bunga niya. Nagtagumpay na naman yung mga drug lords na natitira. Siguro si Bakin yung nilagay doon, kung gano'n ang mangyayari. Hindi, pero hindi para ibalik ako. Kasi magpapahinga naman ako. Meron pong report na yung mismong pamilya ni Ka Percy nakatatanggap ng death threats. Anong basa niyo ron? Kung totoo yan, at sa palagay ko totoo nga yan, kasi nga itong mga nakakulong na yan at mga drug lords, sabihin na natin, o mga sindikatong gustong magpatanggal sa akin, para silang mag-aano ng gasolina eh. Para lalong mag-apoy. So, ang death threat na nakikita ko dyan, mga umaano lang yan para lalong umapoy yung damdamin nitong Percy Lapid, magalit sila't lahat para ako ang ibigin, kasi ako na nga yung nasi-single out dito. Siyempre, magagalit sila. Ba't ako mag-treat-treat kung halimbawa ako, di ba? Mag-treat-treat, siyempre. Yung gustong maalis ako dito. Ano po ang gusto niyo sabihin sa pamilya po ni Ka Percy? Tama lang po na, ito po masasabi ko sa family ni Percy Lapid, tama lang po naman ang mga ginagawa nila. Siyempre, mahal nila sa buhay yan. Ilaban yun. Anong karapatan? Justisya para kay Lapid. Yun ang sigaw ng nakakarami rin siguro na publiko. Sino po magbe-benefit dito po sa nangyaring ito? Of course, lahat tayo ay nalulungkot na mayroon pong isang pamilyang namimighati dahil po dito kay nangyari kay Ka Percy Lapid. Pero kayo po, na nasa gitna din ng kontrobersya, sa tingin nyo sino makikinabang dito? Kung i-rephrase ko yung sinabi ko kanina, pinakaunang makikinabang dito is yung gustong magpatanggal sa akin. Huwag na lang siguro sabihing mga issue kasi ewan, hirap magsalita talaga. Napipigilan akong magsalita eh. Pero, siyempre,
Ang unang makikinabang dyan, yung gusto akong masibak dyan. Itong si Katapang na nag-surface sa akin, August pa lang, edi, definitely siya ang nakinabang. Yung mga tiwaling biyokor na ngayon ay binalik niya, kasama si Angie Bautista dyan, edi, yun rin nakinabang. Mga drug lords din dyan, mga nasagasaan namin, sila ang mga nakinabang lahat dyan. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, please like and share and hit the notification bell. Hanggang sa muli, maraming salamat and mabuhay po kayo. God bless.